Hi guys, Vendetta nga pala. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kung meron kayong pangarap na nakikita para sa sarili nyo, ituloy nyo lang yun, huwag nyo titigil. Kung gusto mong maging sikat, kung gusto mong maging vlogger, kung gusto mong maging TikToker, or kung ano man yung gusto mong gawin, ituloy mo lang, maniwala ka sa sarili mo. Kasi sa mga pangarap na gusto mo, napakaraming taong mangdadown sa'yo, napakaraming taong manghihila sa'yo pababa, minsan pa nga nasa paligid mo lang o minsan pa pamilya mo. Hindi ka nila kayang suportahan sa pangarap na gusto mo kasi nilulockdown ka nila. Ang tingin nila yung pangarap mo na yun ay walang kwenta. Pag nangarap ka ng mga ganyang bagay, hindi ibig sabihin nun, basura ka na. Hindi ibig sabihin nun, walang kwenta yung pangarap mo. Kasi ang pangarap ay pangarap pa rin yan, kung ano man yan. Minsan kasi, kaya tayo nilulockdown ng tao kasi tingin nila sa pangarap mo, wala kang patutunguhan. Kasi tingin nila sa pangarap mo, wala kang mararating. Kadalasan, yung mga taong nandadown sa'yo ng ganun, yung mga taong may mga pera, yung mga taong successful, yung mga taong sasabihin na sobrang hirap ng dinanas nila sa buhay, nung bata pa sila, kaya sila nagsumikap, kaya sila kumita ng ganung pera. Kasi syempre, ang iniisip ng mga taong yon na hindi mo naranasan yung ganung klaseng buhay, kaya ka ganyan. Ang iniisip nila na hindi mo naranasan yung ganung klaseng hirap ng buhay, kaya ang tingin nila sa'yo, nangangarap ka lang na mababa. Pero mali. Kasi ako, bata pa lang ako, sobrang hirap ng dinanas ko sa buhay. Halos wala na akong makain, halos nangangalakal na ako para lang may makain. Binupuni pa ako sa school na yung 10 pesos na baon ko nung grade 2, kinukuha pa ng mga kaklase ko na halos tinitiis ko yung gutom. Naglalakad ako ng napakalayo sa tirik na araw para lang makapasok sa school. Butas-butas ng sapatos ko, sira-sira yung tsinelas ko. Wala akong maayos na bag, wala akong maayos na uniform, wala akong maayos na gamit. Buong buhay ko, sobrang hirap ng dinanas ko. Kaya hindi ko natupad yung matagal ko ng gusto. Itong ginagawa ko na to, nagti-TikTok, nag-YouTube, gusto kong sumikat, gusto kong makilala. Hindi ko nagawa yun nung bata pa ako kasi napakaraming kontra. Ngayon lang ako nakakita ng time na gusto kong tuparin ko ano yung matagal ko nang gustong gawin. Pero hindi ibig sabihin nun na wala na akong pangarap sa buhay. Pangarap pa rin na matatawag yung ganitong bagay. Yung mga tao na sasabihin na wala kang mapapala dyan, na hindi ka sisikat, hindi ka naman kikita dyan, sinasayang mo lang oras mo dyan. At ito pa ang sinasabi na yung pagiging vlogger, na pagiging TikToker, or yung pagiging content creator ay hindi daw natatawag na career. Mali yun. Career pa rin po ang tawag doon. Hindi ibig sabihin na wala kang title ng pagiging doktor, ng pagiging abogado, or kung ano man yan. Hindi na career ang tawag sa pangarap na gusto mo. Career pa rin yun. Kahit anong klaseng pangarap pa yan. Minsan, kung sino pa yung mga tao na akala natin susuporta sa atin, sila pa yung mga taong hindi naniniwala, sila pa yung mga taong idadown ka, sila pa yung mga taong ilulockdown ka. Kung gusto mo maging TikToker, kung gusto mo maging YouTuber, kung gusto mo maging vlogger, kung ano man yung gusto mo, sa pagiging content creator, ituloy mo lang. Huwag na huwag ka madadown kung wala kang views. Huwag na huwag ka madadown kung mababa followers mo at hindi ka makuha ng followers. Huwag na huwag ka madadown kung wala nagko-comment or nagla-like sa video mo. Kasi ganyan naman talaga sa una. Wala naman nagsisimula sa mataas ka agad. Talagang sa una mababa, pero ang lagi mo lang iisipin, itutuloy mo lang. Huwag na huwag kang ihinto. Kasi tulad ko, simula na lumabas ako sa Davos of Golab, napansin nyo, ang baba na ng engagement ko, ang baba na ng views ko, ang baba na ng mga likes. Wala na masyado nagko-comment, minsan nababawasan pa nga followers ko eh. Pero hindi ko iniisip na sumuko, iniisip ko na ituloy pa rin yun. Kasi gustong gusto ko to eh. Kasi syempre nagsisimula pa lang tayo. Hindi ako katulad ng iba na sikat na, hindi ako katulad ng iba na maraming viewers, na maraming supporters. At alam ko na balang araw makakaranas din ako ng 1 million views. At alam ko balang araw magkakaroon din ako ng trademark para sa sarili ko. Hindi man ngayon, malay mo bukas, malay mo soon. Basta wag na wag kang titigil sa mga bagay na ginagawa mo. Totoo pala yun, no? Na kung sino pa yung mga taong hindi mo kakilala, na kung sino pa yung mga taong hindi mo kaklose, sila pa yung mga taong nakakaintindi sa'yo, sila pa yung mga taong susuporta sa'yo, sila pa yung mga taong nakaka-appreciate sa'yo. Kaya sa mga patuloy na sumusuporta sa akin dyan, thank you. Maraming maraming salamat sa inyo. Ako nga pala si Vendetta from the House of Collab Season 2, isa sa pinakamababang engagement at isa sa hindi ganun kakilala at hindi ganun kasikat. Maraming maraming salamat sa inyo, guys.